Attorney Vic Rodriguez! Palakpakan! Maraming salamat. Magandang gabi ho sa inyong lahat dito sa Angeles City, Pampanga. Magandang gabi sa lahat ng Pilipinong nakasubaybay sa different social media platforms ngayong gabi. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na kagaya ninyo ay nagpupuyat gumigising ng umaga ng maaga para masubaybayan ang hakbang ng maisog. Maraming salamat sapagkat naririto kayo at humahakbang ang mga may isog. Alam kong marami na hong nasabi ang mga nagsalita bago sa akin. Alam kong busog na rin kayo sa mga issues na hinaharap ng ating pamahalaan at ng ating bansa ngayon. Subalit, as I've been saying, pati sa mga kababayan natin sa ibang bansa, hakbang ng maisog is not just about igniting the passion of every Filipino to be patriotic. Hakbang ng maisog ay kinakailangan ipaabot namin sa inyo ang mga tunay na isyong kinakaharap ng ating bansa ngayon, because we believe in hakbang ng maisog that igniting your passion, igniting your patriotism without us informing you of the real issues at hand will be a great disservice. Kaya po ginagawa natin ang hakbang ng maisog hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas, kung saan tayo ay pinipigilan magpahayag ng ating saloobin, kung saan tayo ay sinisikil na magpayapang magtipon-tipon. Kaya tayo ay nagpupunta na rin sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may Pilipino. Ang hakbang ng maisog ay nananawagan sa ating pamahalaan ngayon sa isang pamunuan na may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan, at may seguridad. Simulan po natin doon sa pamahalaan at pamunuan na may pag-aninaw at may accountability. Ito po yung nababasa ninyong TAPS: transparency, accountability, peace and security. Ngayong taong 2024, mahalagang malaman ninyo, sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay, parami ng parami ang nagugutom at parami ng parami ang nahihirapan sa kanilang buhay, sapagkat paliit ng paliit ang halaga ng piso. Sa kabila niyan, ang budget ho ng ating pamahalaan ngayon ay higit kumulang 5.700 plus trillion pesos. At higit kumulang sa kalahati po niyan ay utang. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Nakuha pa nilang magsingit ng 800 billion higit kumulang na unprogram funds. Ano po yung unprogram funds? Ito po yung lump sum allocation or appropriation na tanging ang Pangulo lamang ang may karapatang mag-release. So wala pong transparency rito, hanggang ngayon hindi nila tinutugunan ito. Saan gagamitin yung 800 billion pesos? Samantalang mahigit kumulang kalahati ng 5.700 trillion pesos ay inutang mo na. Nakapagsingit ka pa ng unprogram or pork barrel ng Pangulo. 800 billion, hindi po libre yun. Yun po ay bahagi din ng inutang na babayaran ninyo, babayaran ko, babayaran ng kasalukuyang Pilipino at ng mga darating pangsaling lahi. Pero walang malinaw na pananagutan sino ang magdi-disburse nito, paano at saan gagastusin ito, at sino ang may malinaw na pananagutan kapag ka ito ay ginamit sa malinaw na graft and corruption. Hindi po biro ito
sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay. Magkano na lang ang nabibili ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara ito sa 1,000 piso natin nung nakaraang taon? Magkano na lang ang halaga ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara sa 1,000 piso natin nung nakaraang 2 taon? Ito ay hindi birong usapin sapagkat ito ay pera ng Pilipino na dapat ipaliwanag sa atin, ipaliwanag sa inyo paano ginagastos, sinong may pananagutan at bakit kinakailangan magkaroon ng pork barrel ang Pangulo. Tayo po ay nagtatrabaho day in, day out. Hindi tayo makapag-absent sapagkat kada absent ng ordinaryong Pilipinong kagaya natin ang magiging kahulugan po noon bawas ng 1 araw sa ating kikitain. Samantalang sila sa pamahalaan ngayon ay nagpapakasasa sa 800 billion ang program funds. Sino ang may malinaw na pananagutan dito? Hindi po natin nalalaman sapagkat hindi nila sinasagot at pilit na itinatago sa ating mga mamamayan. Kaya pilit nilang pinipigil ang paghakbang ng maisog, pilit nilang sinusupil ang ating karapatang malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Ang hakbang ng maisog ay hindi ho nananawagan ng pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ang pamahakbang ng maisog ay naniningil sapagkat nung tayo'y binoto natin siya, tayo'y umaasa sa isang pamunuan, sa isang leadership na merong transparency, accountability, peace, and security. Pag-usapan natin din ang transparency at accountability. Ang dami-daming investigasyong ginagawa sa Senado, sa Kongreso, subalit kapag ka ang tatamaan ay alyado nila, sadyang pinipigil at hindi tinutuloy ang investigasyon. Nasaan ang transparency at accountability? Pag-usapan natin yung investigasyon tungkol doon sa agricultural smuggling. Nabanggit yung pangalan ng taong malapit sa kanila, si Ginoong Michael Ma, nung chairman ng committee na dapat mag-iimbestiga. Ano ho ang nangyari sa investigasyon? Tinigil, hanggang ngayon nakatiwangwang, hanggang ngayon ay nakabinbin. Pero kapag ka hindi alyado, kagaya nung mayor ng Bamban, iimbestigahan kahit kung ano-anong issue na lang ang kanilang ibinabato. Hindi ko sinasabing walang kasalanan o walang pagkukulang yung mayor ng Bamban. Subalit sana yung kanilang sigasig, yung kanilang kisig, yung kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa hindi alyado, ganun din ang kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa kanilang alyado. Nakita ko rin kanina si Ginoong Jonathan Morales. For the first time, nagkausap kami, nagkakilala kami ng personal. Hindi ba't mahalaga din nausapin yung PIDEA leaks at yung sinasabing biggest drug haul sa Batangas? Ano ang nangyari? Yung tao na siyang nagsimula ng investigasyon at voluntaryong sumulat sa komite sa Senado, siya pa ang kinulong. Nasaan ang hustisya dito? Yan ang sinisigaw din ng hakbang ng maisog. Ang pantay-pantay na pagtrato sa ilalim ng ating batas. Respetuhin nila ang ating saligang batas. Ang SMNI. Dahil ba ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience, critic or dissenter, iba rin ang trato kapag kakritiko nila kumpara sa kanilang alyado.
Balikan din natin muli ang ginawang pagtrato doon sa pagseserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Bilang Pilipino, hindi ko inaabsuelto kung may pagkukulang o pagkakamali ang isang akusado. Pero tingnan naman natin yung pagmamalabis sa pagseserve ng warrant of arrest. Yung tao at yung kanyang simbahan na hindi naman kilala bilang bayolenteng tao at bayolenteng grupo, padadalan mo ng 2 batalyong sundalo. Ito ay dahil siya at ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience. Ito yung mga nagdadala ng totoong kaganapan sa ating bansa. Subalit hindi natin dapat hayaan ang ganitong malinaw na injustice na ginagawa sa isang Pilipino. Ngayon nga ho, nanariyan ang ating saligang batas. Linalapastangan nila. Imagine ninyo ang buhay nating mga Pilipino kung maano magiging miserable pag hinayaan natin silang lapastanganin ang ating saligang batas. Bakit iba ang trato doon sa akusadong ang pangalang Pastor Kibuloy kumpara doon sa tao na inakusahan na pilit pinatatahimik yung resource person ng Senate investigation na ang pangalan ay James Kumar? Hindi ba't kasalanan ding malaki na pakialamanan mo ang Senate investigation at suhulan mo yung resource person at sabihin huwag ka nang maingay. Manahimik ka na lang at magsabi ka kung ano ang gusto mo o magkano ang gusto mo. Yan ang inihingi natin sa akbang na maisog. Pantay-pantay na trato sa ilalim ng batas, sa ilalim ng ating saligang batas. Yan yung ating sinisigaw na walang transparency, walang accountability. Ang gobyernong naghahari-harian at ang tingin sa ating lahat ay kanilang mga tao-tauhan. Tumungo po tayo sa usapin din ng kapayapaan at seguridad. Malinaw ho sa ating saligang batas, sa Article 2, Section 2 of our Constitution, that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Isinusuka ho natin, ayon sa ating saligang batas, ang pakikipagdigma. Bawal na bawal po yan. Subalit ngayon ho, ang kasalukuyang administrasyon ay idinala na tayo sa bingit ng digmaan. Kaninong interes pa ba ang isinusulong ng administrasyon ni Marcos? Interes pa ba nating mga Pilipino o nung kanyang mga karansyong Amerikano? Wala ho tayong diferensya sa mga kaibigan nating Amerikano. Nakatulong sila, kasama natin, shoulder to shoulder, nakipagbakbakan, nagbuwis ng buhay, dumanakan dugo.
ng Pilipino at Amerikano noong World War II. Subalit hindi po natin interes makipagdigma sa ating kapitbahay na higante at superpower na China. Hindi rin ho inosente ang China. Naririto rin yung ating mga mangingisda. Hindi rin sila inosente at hindi rin sila absuelto. Subalit, war is not an option for us. Hindi tayo mananalo. Hindi natin interes ang digmaan at malaking kasinungalingan na tayo ay susuportahan all the way ng Amerikano. Malaking kasinungalingan po iyan. And these are issues, ladies and gentlemen, mga minamahal kong kababayan, na dapat nating pakakabantayan. Huwag nating hayaang pakialaman nila at patuloy na lapastanganin ang ating saligang batas. Huwag din tayong manahimik, sapagkat sa ating pananahimik, sa gitna ng napakaraming pang-aabusong ginagawa ng abusadong administrasyong ito, ibig sabihin po niyan ay nakikibahagi tayo at sumasang-ayon sa kanilang kalabisan, pang-aabuso at korupsyon. Wala na rin ho tayong seguridad. Compromise na po ang ating security sapagkat bukod sa 5 bases ng ating mga sundalo, nagdagdag pa ng 4 na military base na binigyang access ang mga Amerikano. Bawal din po iyan sapagkat kung inyo pong matatandaan, noong 1991 ay sinipa ng gobyerno ng Pilipino sa ating Senado noon ang base militar ng Amerikano. Binalik po ngayon, hindi lang o isa, hindi dalawa, kundi 9 na base militar ng Amerikano. Bawal na bawal po yan. Yan ang inihingi natin sa hakbang ng maisog. Yung pamunuang may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan at may seguridad. Nakikiusap po ako sa inyo. Alam kong hindi madali ang ating ipinaglalaban. Subalit ito po ay hindi para sa akin, para sa inyo or para sa ating naririto ngayong gabi at sa mga milyong nakakasubaybay sa kanilang social media platform. Ito po ay laban ng bawat Pilipino. Ito po ay laban nating mga Pilipino. Ito po ay interes ng Pilipinas, hindi ng Estados Unidos. Hindi ho natin interes ang digmaan. Maniwala ho kayo. Gawin na po natin na marinig nila ang ating tinig sapagkat mas mahirap pahintuin ang isang digmaang nagsimula na kesa sa ginagawa nating pigilan ang administrasyon ni Marcos na simulan ang digmaan laban sa China. Sa digmaan laban sa China, wala hong mananalo. Ang magiging laman lang ng balita, ilang daang libong Pilipino ang walang kalaban-labang namatay. Tingnan ho ninyo ang itsura ng Ukraine. Tingnan po ninyo ang kalunos-lunos na larawan nung mga nasa Israel, whether ikay may Palestino o Israel. Makikita ho natin walang panalo sa kahit anong digmaan. Ang kailangan ng Pilipino, hanap buhay, trabaho, negosyo at pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino, hindi ang digmaan ni Marcos, hindi ang korupsyon ng administrasyon at hindi ang walang hustisya na umiiral ngayon sa ating bansa. At ako ho ay nagpunta na rin
Hinarap ko yung mga kababayan natin sa iba't ibang lugar. Hinarap ko po yung mga kababayan natin na namirmihan nagtatrabaho sa Hong Kong, Macau, Mainland China. Hinarap ko po yung ating mga kababayan sa Amerika. Nagtatag na rin sila ng hakbang maisog sa Amerika. At ako ho, last week ay galing sa Japan. Nagtatag na rin po sila ng hakbang ng maisog dito po sa Tokyo. Nais po nilang ipabot sa inyo ang tauspusong pakikiisa nila sa hakbang ng maisog Pilipinas. Wala man ho sila rito kasama natin ang pisikal. Sila ho ay nakasubaybay kahit may different time zone, nagpupuyat, gumigising ng maaga para ho makasama tayo. Kaya wag po kayong masisiraan ng loob kahit tayo'y pinipigilan. Tuloy, tuloy, tuloy ang hakbang ng maisog at tayo ay parami ng parami ng parami. Hindi tayo titigil hanggat tumigil na sa pagbibingi-bingihan, pagbubulag-bulagan at pagiging manhid ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po ang iiwan ko sa inyo. Huwag ho kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa Pilipinas. Huwag ho kayong mapapagod makipaglaban at makibaka. Huwag ho kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay ang hakbang ng maisog. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayong mga Pilipino. Maraming salamat at magandang gabi ho sa ating lahat.